Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-anim na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga ng pangalay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng Anghel sa kinaroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. Sumasayo ang Panginoon. Nagulubihanan si Maria sa kayong pangusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya sinabi sa kanya ng Anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganak ng isang lalaki at siya ay tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawagin anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang ama si David. Maghahari siya sa ang kanyang hakbang magpakailanman. At ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paano mangyayari ito ngayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Baba sa iyo ay Espiritu Santo, at liliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya, banal ang ipanganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya ay baog. Ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao. Sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesu Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang maganda at malamig na umaga sa inyong lahat. Good morning! Malamig na, pero alam kong lahat kayo ay nakaligo na. Diba? Oo. Sabi nga ni Father Hector, "Ikaw, Father, naligo na." So, amuyin mo. Amoy belo pa rin. Diba? Sapagkat ang sabon namin ay belo for men. Kung yung taga-belo, sana mag-donate kayo ng mga sabon. Diba? Propaganda yun. Mga kapatid, nandito na tayo ngayon sa ating ikalimang simbang gabi. Panglima. Panglima. Diba? Pero kapansin-pansin na yung iba ay nawala. Sabado kaya ngayon. Sabi nga namin nung pagkatong gabi na ko, kumaunti ang nagsimba. Siguro dahil Huwebes pa, may trabaho. Noong isang araw, siguro ng Friday pa. Ngayon, Linggo at Sabado, siguro na Christmas party sila kagabi. Lahat pa kayo na Christmas party? Kaya yung iba ay wala, no? Doon sa medyo labas, medyo mayroong punting kulang, no? Pero ang importante ay, maski pa man kung sila itulog, tayo dito ay hindi dapat matutulog. Diba? Sapagkat buhay ang Diyos. Amen. Diba? Mga kapatid, natupad po ang ating mga pangarap, ang ating mga sinasabing mas lalong pagandahin ang ating simbahan.